Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Chase, yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependence. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Isang malaking challenge sa family ang magkaroon ng asawa na nagkaroon ng disability caused by something sudden, illness, or accident. Kung matatandaan nyo nga po mga kaibigan, last season po ay meron po kaming feature na isang episode tungkol po sa karanasan ng isang pamilya na meron po silang anak na differently abled o may kapansanan. Atin pong nakita doon kung paano ang ginawang adjustment ng mga magulang. Ano po? Ngayon po ay ibabahagi naman namin sa inyo ang isang karanasan o mga impormasyon kung ano naman ang ginagawa nilang adjustment o coping kung ang asawa ay mayroong kapansanan. Dulot ng pagkakasakit o aksidente. Sa kabila ng ganitong mga karanasan, ay nararapat pa din na sila ay ating pahalagahan at mas lalong mahalin sa kanilang kalagayan. Tama ka dyan, Tita Deng. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here where we have one love, one family, one God. As for me and my house. At upang bigyan naman po kayo ng ilan sa mga impormasyon at karagdagang kaalaman tungkol sa paksang ito, panoorin po natin ito. So in that case, if you have some members in your family who have disabilities, ang siguro ang pinakamaganda dyan, maunawaan natin kung ano yung extent ng disability. Ano yung nature ng disability? Kasi may kasama yan na nagkakaroon ng limitations dun sa taong may disability. And at the same time, ano yung mga, physical limitations. At the same time, ano yung mga emotional needs na pwedeng kakailanganin nila. Yun yung mga ilan sa mga basic na hindi dapat baliwalain ng members of the family. Kasi ang problema nating mga tao, tayo in general, kapag may isang may problema, we tend to talk a lot. We tend to give the best of the words that we think the person may be needing. But the problem is, do we really listen to them? So my point here is, kapag ka may mga taong may malulungkot na pinagdaraanan, pwedeng nakakaranas ng depression for whatever reason, what we need to do is to assure them that we are by their side. Siguro my recommendation would be, i-consider ito. We can only give to others what we have. So, habang tumutulong tayo, kinakailangan tingnan din natin ang ating sarili. Do we still have what we want to share with others? So, kung nakakaramdam ka na ng pagod sa iyong pagtulong, that's why I think we also need to communicate to convey the message to the object of our care na sabihin natin, you also need some time for yourself. You also need some time for a break para ma-recharge. And by that time, kinakailangan meron ka rin contacts para maging reliever mo. Yun, something like that. There needs to be a reliever. There needs to be a time for a person to be recharged, to take a break. Para pagbalik niya, mas malakas uli siya at mas prepared siya para tumulong sa kanya. So, ganun. Kaibigan, nagkaroon ka na ng mas malawak na perspective patungkol sa pag-uusapan natin ngayon. At siguro maganda magsimula dun sa adjustment na kagad because this is something sudden, di ba? Tama yun. Dahil ang pagkakasakit kasi at aksidente, syempre hindi yan inaasahan na mangyari sa pamilya. Lalo't higit kung parang normal naman ang buhay ng pamilya. Kung na mayroong nagkasakit, lalo't higit kung ang pinag-uusapan natin ay nagkasakit ang iyong asawa, na dati-rate siya yung breadwinner in the family, right.
So talagang malaki ang adjustment, lalo't higit kung ang asawang babae ay walang work. Mm-hmm. Ang nakita ko doon, bagaman masakit sa pamilya yung nangyari dahil hindi lang naman yung pagkakasakit ang concern natin dito, kung hindi yung financial na responsibility na nakaakibat nito. Ano? Sa akin, yung love and support dapat manatili sa mag-asawa para madali yung adjustment. Dahil kung merong conflict pa at meron pang sisihan na mangyari, o kung ano mang negative feelings pa ang mamayani sa relasyon, mas malaki yung adjustment na mangyayari doon sa mag-asawa. Right. Kaya yung love, yung support, doon nga, di ba, nangako tayo nung ikasal tayo, no? For better. Na for better, or worse. Or for worse, in sickness, and in health. And in health. In wealth. Or in poverty, something like pastor that. Tita Deng, siguro mas malaking adjustment kung yung padre de familia ang nagkaroon ng illness or disability. Kasi kung yung asawang babae at nagkataon na full-time housewife siya, siguro yung ibang aspects noon like trabaho sa tahanan ay magagampanan ng helper. Yeah. Ano kaya ang makikita mo na makapag-adjust ng mabilis yung lalaki muna na na-aksidente o nagkasakit. Nagkasakit. Yeah, that's what I am going to deal with. Yung siguro yung emotional component ng pagkakaroon ng disability. Mm-hmm. Kasi unang-unang mararamdaman nito is yung makakaramdam siya na wala na siyang silbi. Mm. So, dadaan siya talaga dun sa process na siya ay magkakaroon ng galit. Bakit nangyari ito sa akin? Right. In the case ng pagkakasakit, sasabihin wala akong sakit. Parang may denial. Nasa denial. Yung, halimbawa, na-stroke. Tapos sabihin, huwag kayong kikibukibo. Sabi niya, anong hindi? Kaya ko ito. Denial yun eh. Uh-huh. Kaya dadaan siya ng ganun. Tapos, yun nga, may anger na rin siya kasi bakit nangyari ito sa akin? Mm. Ako naman ay nag-iingat, ganyan. Right, ano, right, either accident or illness, may anger doon. Tapos, dadating doon sa, kung ako'y gagaling, pagalingin mo lang ako, gagawin ko na lahat yung mga ganito, babawi ako. And then later on, pupunta ka doon sa, madidepress ka talaga. Pero, kasi parang wala kang silbi. Opo, ang hirap pala, no, kaibigan, kung meron kayong gantong sitwasyon sa tahanan o sakasakaling nangyari ito sa'yo, ang hirap kasi ikaw na yung may sakit at nasasaktan ka pa emotionally kasi hindi mo na magampanan yung responsibility mo as the head of the family. That's true. Mm-hmm. Pero mahalaga pa rin na i-affirm ng wife. Yun. Ang nasasabihin, pwede niyang sabihin na bagaman may sakit ka physically, hindi ka na maka-work, but still, makakapag ikaw pa rin yung aming kukonsultahin sa mga desisyon na gagawin. Mm-hmm. Para meron pa rin siyang sense of accomplishment. Kasi yun nga ang parang nawala sa kanya eh. Mm-hmm. Kaya he will feel that he's useless because nung una, siya yung humahayo, siya yung talagang provider. Yun talaga ang role ng padre de familia. Plus, and then, yung mga decisions, usually, men, ang nag-ano, although we contribute as wives, pero mas ano natin, ano talaga yung decision talaga ng tatay, mas sinusunod kung minsan, kahit sa mga anak. Yun ang mawawala sa kanya, sa feeling niya. Right. Pero kung marunong ang yung spouse, asawa, yes. Tapos ituturo din niya sa mga anak na magpaalam kayo sa tatay. Ganon. Kahit nakikita na kahit nasa wheelchair na siya. Yun. He's still the father figure. Eh, mapunta tayo naman doon sa sa wife. Paano kaya siya mag-adjust? For instance, dati full-time housewife siya. Ngayon, out of circumstance, immediate need, siya na ngayon yung sasalo na being the breadwinner. Hindi masama para sa isang wife na humingi din siya ng tulong sa mga pwedeng sa magulang niya, sa friends niya, spiritual guardian niya, o sa church. Right. Kung ano ang magagawa niya. Dahil hindi siya prepared eh. Mm-hmm. Pwede hindi siya prepared dun sa sitwasyon na yon.
as a full-time wife, eh hindi naman siya sanay halimbawa na magtrabaho talaga. Pero kung ano, mahalaga sa wife na yung firm pa rin siya, composed pa rin siya na whatever happens, eh nandun pa rin, dapat mabuo pa rin yung kanilang pamilya na still they are close, strong pa rin sila. Kaya maganda sa wife na humingi siya ng tulong sa magulang niya kung papaano yung sa coping, sa adjustment. Nikki, may dito rin pumapasok yung mga NGO. Mm-hmm. May role din talaga na they provide livelihood. Mm-hmm. And even the church. Yes. Right. Kahit anong pananampalataya, they provide livelihood for their members. Right. Oh, yun ay talagang malaking bagay. Oh, yung support group, pero syempre it starts in the home. Mm-mm. Maganda yung nabanggit mo kanina ay na pati yung mga anak, they should contribute as well. Mm-hmm. Yeah, to reinforce positive insight or vibes. Kasi kunyari, dati nakikita nila yung dad nila na provider, syempre nandun yung takot, nandun yung respect. Mm-hmm. At pag nakita na nila na parang magkakaroon ng over-familiarity at nawawala na ng role yung dad nila, baka naman mawala na dun yung respect. At mahirap talaga dun sa tao. Kaya malaki ang role ng wife. Siya yung magli-lead sa mga anak. Mm-mm. Na tuturuan sila, na sasabihin niya na i-consult pa rin. Yeah, i-consult pa rin ang daddy niyo dahil hindi na nga siya makaka-work, pero gusto natin maging masaya ang daddy. Mm-hmm. Kaya yung mga desisyon o kung meron kayong ikukonsulta sa school about your studies, ang daddy pwede niyo pa rin tanong. Lalo na nga kung kaya pa naman na ng daddy na mag-contribute. Okay, speaking of authority, madali kasing i-assert ng dad, okay, ng bilang head of the family, yung authority niya. Kasi siya yung provider. Yes. Mm-hmm. Kasi pwede siyang mag-threat, di ba? Na, pag hindi kayo sumunod sa akin, babawasan ko yung allowance niyo. O kaya, yung curfew niyo, aagahan ko. Mm-hmm. Pero, paano pag nawala na sa kanya yon yung authority, paano niya muling i-assert yon even in the midst of disability? I don't think mawawala yung authority. Mm-hmm. Kasi ang authority is not dependent on your status. Kung ikaw ay... kung may work ka o kung ikaw ay career person, nandun pa rin yung authority. Kapag nakikita ng mga anak na hindi lamang siya nag-assert dahil somebody siya na executive siya or what, pero still yung nga yung role ng wife doon, i-explain pa rin sa mga bata na kahit si daddy ay may sakit, siya pa rin ang ating kukonsultahin sa mga desisyon natin. Right. Eh, paano naman, Tita Deng, yung emotional side ng babae? Di ba na nahihirapan siya makita yung husband niya. At the same time, nabibigatan siya sa responsibility niya. Well, friends, we're gonna talk about that after this break. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Kanina po ay naiwan natin na pag-uusap ang tungkol doon sa emotional side ng babae o ng asawa na nagkaroon ng karanasan na ang kanyang kabiyak ay mayroong disability dahilan sa maaring aksidente po o kaya ay illness. So, paano nga ba? Medyo mahirap yun, ano? Yun nga, Tita Deng, sitwasyon. Yung tanong ko sa inyo, kasi usually yung, for instance, yung lalaki na lang to maintain this argument ay hindi niya na nagagampanan yung responsibility niya. Siyempre, generally, mga lalaki po egoistic, di ba? Mm-hmm. So, nawala na sa kanya yon. So, nagiging emotional na siya, irritable. Eh, paano kung uuwi yung asawa niya from work at mag-aaway pa sila ng asawa niya na lalaking may disability? Paano po kaya ang mapapayan niyo sa babae? Medyo mahirap yun. Talagang process ganun, yun. Oo, kasi talagang
nandun na yung pagnanais sana ng asawang babae na matugunan niya yung pangangailangan ng pamilya at this time. Right. Oo. Pero nandito rin yung kanyang asawa na may disability. Yung tutugunan din yung pangangailangan. Mm. So magbabalanse siya. Pwedeng i-overlook niya yung pagiging irritable ng kanyang spouse na may disability. Pero hindi pwedeng everyday na lang i-overlook. Ano? Pero siguro matutulungan niya yung kanyang partner na dumating siya dun sa point na may acceptance. Okay? So, pareho sila magkasundo na matanggap na natin. Kasi kung minsan, kaya yung emotionally yung babae na bibigatan din. Kasi siya mismo hindi niya tanggap. Yeah. Kasi sa kanya na lahat ang responsibilidad. So she has to admit. Admit niya na, i-accept niya muna na ito na ang sitwasyon. And then, she has to admit na, I can't do this alone. I need help. I need help. Yeah. Kaya, mahalaga yung social support of family, friends, and even the children. Tapos, we can also have outside yung mga agencies that have programs that will cater to the needs of spouses with disabilities. Okay. Other resources na naisip ko, Tita Deng, yung pwede siyang mag-avail ng mga books na about this matter, na kung paano makakope sa ganitong sitwasyon. Meron tayong mga videos, mga educational ba na pwede nilang i-avail? Kasi, para mas malawak ang kanilang pagkaunawa. Ano nga ito talaga. At syempre, speaking of books, ang pinakamatinding mapagkukuna natin ng strength and inspiration is the Bible. Yeah. True. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Either yun yung taong may disability o dun naman sa spouse, ganun din sa kids, na nangailangan sila ng strength for themselves and to comfort that member of the family who has disability. Nabanggit mo, Tita, din kanina yung meeting your spouse's needs in this situation. Paano yung sexual intimacy ngayon noon kung yung husband ay nasa wheelchair na? Paano kaya masusustain? Kasi andun pa rin yung paano mamimit yung physical needs at saka emotional needs. Right. Yun na nga, kasi pag na-accept niya, pag wala na siya dun sa denial stage, na-accept na nung babae or lalaki na nandun na sila sa ganung sitwasyon, pwede pa rin naman silang masatisfy sa kanilang marriage. Right. Kasi ang physical intimacy. Intimacy, hindi lang yun ang factor para magkaroon ka ng satisfying marriage. Right. So, yung emotional support nandun pa rin. Naalala ko tuloy yung, di ba, yung love language ni Gary Chapman? Yeah. Yung isa dun yung touch. Right. Touch is a love language that you can, that your spouse can experience na ikaw mismo yung gagawa ano para sa kanya. Dahil, kahit hindi ka magsalita, halimbawang irritable siya, hawakan mo lang siya na yung hawak na may pagmamahal, haplos na pagmamahal. Right. Yung maraming ano yan eh, maraming letter H dyan. Pwedeng haplos, pwedeng halik, pwedeng himas, pwedeng hilot, pwedeng hagod. Marami. Marami yan. No? Huwag lang hampas. Wala lang yun. Kaya nga, negative na nga yung feeling ng spouse mo. Kaya dapat positive. Positive naman ang igagante sa kanya. Eh, Tita Deng, mahabalik tayo doon sa argument natin na yung head of the family nagkaroon ng disability through accident or illness. Siyempre, hindi maiwasan doon na yung guilt na pabigat na siya. Yeah. Lalo pag nakikita niya yung anak niya tumigil na sa pag-aaral. That's true. Yeah. O yung wife niya ay nagdadalawang trabaho na. Ano kayang mapapayo mo dun sa nagigilty dahil pabigat na siya? Yan. Alam niyo, merong napakaganda na puntahan natin. Mm-hmm. Sa panahong ganito, meron tayong Diyos. Mm-hmm. Pag nagigilty, yung ang nagigilty yung may person with disability, right. Pwede niyang kausapin ng Panginoon.
Una yon, ha? Una na yon. Kasi he has to come to terms with the yung situation niya. Yun yung sabi ko, acceptance lang yan eh. Mm-hmm. Hanggat hindi mo na-accept, you will always feel guilty. Mm-hmm. I-accept mo na ito na ang kalalagayan mo. At the same time, hilingin mo sa Panginoon, ano pa ang pwede kong magawa? Mm-hmm. Kasi once you go outside of yourself, wag na lang, huwag kang mag-dwell na mag-well sa iyo na kahinaan o kaya kakulangan. Uh-huh. And think of ways that how you can make others happy. Then, and only then, that maalis yung guilt. Kasi once na talagang ang feeling mo lang, kaawa-awa ka, at hindi mo talaga matanggap. Yung lahat ng mga negative emotion. Gusto kong sundan yung kay Tita Deng. Kasi nga, ang tendency ng tao, pag merong crisis, problema na hinaharap siya, ang tendency, mag-isip ng mga bagay na magagawa niya. Mm-hmm. Pag minsan, hindi naman unlimited eh. No? So, naalala ko tuloy yung quotation na when everything is out of your control. Yes. Mm-hmm. There is God. Yeah, there is God. Alright. No, there is God. So, talk to God. Mm-hmm. Ang akin eh, talagang makipag one-on-one ka. Mm-hmm. Alamin mo kung, Panginoon, pwede kang makipag, yun yung sinasabi ko, makipagdilag sa Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Anong mensahe mo sa akin? Anong pwede ko pang gawin? Alright. Yeah. That's tsaka it. Siguro isa one of the ways to get out of depression ay to make yourself productive pa rin, di ba? Kaya isipin mo talaga. Lalo ngayon uso na yung online business, di ba? Mga online jobs, work at home. Ay hindi na it's not yet too late, di ba? There's still hope. Naiisip ko nga lang sa mga anak, okay? Ano naman ang maitutulong nila? Doon sa mom nila kung sakasakali, sabihin natin, bata pa sila, hindi pa sila nagtatrabaho, paano naman kaya nila marireinforce yung positive reinforcement doon sa mom nila na nabibigatan na rin because of that situation? Minsan, ang mga bata, kaya hindi sila supportive o helpful sa kanilang magulang, yung approach din naman ng magulang sa mga anak, ano, negative sila. Dahil nga irritable na sila, so nagagalit siya, nagsisermon siya. Yung mga anak, sa halip na lalapit, hindi. Pero yung communication mahalaga. Yung anuhin pa rin sila, hawakan pa rin, yung kausapin sila ng personal. Kung maaari nga, isa-isa ng mga bata, sasabihin natin sa kanila yung sitwasyon. Pero ang nakita kong maganda doon ay yung love kasi talaga ng magulang eh, pagka sabihin mo yung na-stroke o nagkaroon ng illness na magulang nila, typical naman sa isang anak na talagang ano sila. Sabi nga. Sumusuporta sila, tumutulong. Sabi nga, love conquers all. Yeah. O kaibigan, siguro naman talagang nakakapag-relate ka na sa mga pinag-uusapan namin. Kung hindi man sa family mo, siguro sa relatives mo o sa somebody you know. At lalo pang lalalim ang iyong pagkaunawa and then your connection to this topic by watching this. Well, before I was told you that really God has a plan for each and every one of us, di ba? Kagaya nga, yung mga kaibigan ko, ito obserbahan niyo ha. Subukan niya mag-interview ng mga nabulag na mga, sabihin natin, lampas na 10 years old. Kung sinong mas malungkot, yung nabulag na sanggol pa lamang or itong nabulag na 10 years old something, mas malungkot sila. Dahil naalala nila, ako, yung may mata ako, nakapanood pa ako ng sine, ng TV. Ikaw, Brother Andrew, anong maalala mo? Sabi ko, wala. I feel normal. At not only that, the talent that God has given to me, also in sports. Nung nag-announce yung tawag natin Paralympic Philippines in Okinawa, Japan, sumali ako sa takbuhan. 10 Asian countries, ha? Siguro sabi ng iba, sabay-sabay magtakbuhan, magkabagaan. No, hindi. Time clocking ang pinaglabanan namin. Standing long jump, tsaka 60-meter dash. At ang inyong lingkod, ang naging champion sa Asian Olympic. Sa lahat ng mga nanonood, mga kapatid natin na nagkaroon ng mga problema sa kanilang asawa, lalo na kung meron silang mga
kapansanan, part ng katawan, kung ano yung kanilang talent, yung nakikita nyo na mag-i-improve siya, supportahan nyo lamang siya. Dahil dahil tayo yung susuporta sa ating asawa, wala nang iba. So, kung ano man yung lahat ng kanyang gagawin, kailangan tayo ay nakasupport lamang sa kanya. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Always pray to God. Para sa akin, mga kapatid, ang hamon ko sa inyo sa bawat ngayon na ating buhay, paggising niyo sa umaga, pasalamatan niyo agad ang Panginoon. Lord, thank you for whatever challenge in our life sa bawat ngayon na ating buhay. At gawin natin ang mga pagsubok na tungtungan sa tagumpay. At isa pa rito, don't close your eyes sa ating Panginoon. Lagi tayong natiling maliwanag ang ating paningin o pananaw sa buhay at kailangan matatag sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. For me, blindness is never been a hindrance in my life. Buti na lang kaibigan, meron tayong napapanood ng mga gantong videos na magpapalawak ng ating pagkaunawa regarding this situation with disability. Ang mapapayo ko lang sa iyo kung sakasakaling ikaw ang may disability o dun sa asawa na taking care of a spouse with disability ay natural kung ano ang makikita natin sa Bible. I believe Jesus never fails. In Jeremiah 31:3, it says, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Kung naging faithful ang Panginoon sa iyo, kaibigan, noong panahon, eh hindi siya nagbago ngayon. Nagkaroon lang ng ibang sitwasyon, perhaps more challenging, but God's love, support, understanding, because of His faithfulness, is still there. Kung ikaw naman yung asawa na merong nagkaroon ng disability ang iyong partner, ang padre di pamilya, ang akin lang pakiusap, patuloy na mahalin at kalingain sapagkat yan po talaga ang ating role as partners. We affirm yung mga kakulangan niya, we compliment, at sa ating ang role natin sa ating mga anak we encourage them to still have that respect and love sa kanilang father sapagkat yan ang naaayon sa disenyo ng ating Panginoon sa mag-asawa. Okay. Maganda yung mga isinyer nyo, no? Ako rin, mayroon akong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon kung paano yung adjustment and coping na gagawin natin. Kung sakaling meron tayong ganitong mahal sa buhay na nakaranas ng disability. Mga kaibigan, ang akin pong masasabi ay kagaya ng sinabi nila, patuloy po yung support and love natin sa ating mahal sa buhay. Sa mga anak, lalo't higit, alam ko po na ang mga anak hindi naman ready for this situation, pero andun pa rin yung, sabi nga ni Tita Deng, respect and love sa kanilang magulang. Sapagkat ang Bible meron din pong sinabi sa atin, ang Panginoon mismo ang nagsabing, honor your father and your mother. At yung Bible text na yon, meron pong kasamang promise na kapag iginalang natin, minahal natin, sinuportahan natin ang ating mga magulang, hahaba ang buhay natin, magiging mas productive, mas satisfying ang ating buhay sapagkat ipinadama natin sa ating mahal sa buhay ang pag-ibig na sa atin ay ipinadama din ng ating Panginoon. Ngayon po ay inaanyayahan ko kayo, mga kaibigan, sa isang panalangin upang tayo po'y sama-samang humibik sa ating Panginoon na tayo'y tulungan sa ating mga karanasan sa buhay. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa magandang programa na amin pong ginanap at ang inyo pong pakikisama sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na inyo po kaming binigyan ng mga karanasan sa araw-araw. Maaring ang iba'y ipinahintulot ninyo na mangyari sa amin, bagaman ito po ay hindi magandang karanasan, subalit alam po namin na ito inyong ipinahintulot
mayroon po kayong magandang purpose kung bakit nangyari ito. At alam po namin na nais ninyo na kami lalong magdepende sa inyo, tumawag sa inyo sa tuwi-tuwi na. Amin pong tanging idinadalangin sa inyo ang aming mga kaibigan o mahal sa buhay. Maari pong karanasan nila ang aming tinalakay ngayon. Hinihiling po namin na dagdagan pa ang kanilang lakas ng loob. Encourage them, O our Father, and give them the Holy Spirit. Minamahal po naming Panginoon, sapagkat nasa inyo po ang aming lakas. Yes. Kayo po ang aming tanggulan. Kayo po ang handang tumulong sa amin. At nagpapasalamat po kami na kayo'y nangako na sa anuman ang mangyari sa aming buhay, kayo po'y nariyan upang tulungan po ninyo kami, sapagkat kami ay inyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pakikisama at pagdinig sa aming mga panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaya mga kaibigan, muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming programang pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-usapan ang mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan, where we have one love, one family, one God. As for me and my house.